Dala mo? Oo. Ang alcohol? Kailangan pa ba yun? Pag nagkasakit ka, apektado lahat. Ikaw, ako, anak mo. Disiplina lang ngayong pandemya. Marami pa rin nagkakasakit. Disiplina ay isa-isip. Sundin ang minimum health standards. Maghugas ng kamay at magsuot po tayo ng face mask at shield. Papa, yung alcohol mo. Ako po si Paolo Bediones. Para sa pamilya, pairalin ang disiplina. This message is brought to you by the Department of Interior and Local Government. Bahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, Radyo Pilipino, Radyo Pilipino, sumasahim papawid sa DWPR, 1296, Dagupa, DZTC, 828, Tarlac, DZLT, 1188, Lucena, DZYM, 1539, Mindoro, DWRL, 1080, Legazpi, DWRN, 657, Naga, DYRB 540 Cebu DYRL 1035 Bacolod DYRM 1134 Dumaguete DXCO 1044 Cagayan de Oro DXGS 765 General Santo DXOC 1494 Ozamis DXOW 981 Davao at Radyo Pilipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino. Napapakinggan on air and online. Live. Sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Pulsong Pinoy. Kabahagi ng bawat Pilipino. Pulsong Pinoy. Ang programang magbibigay lina sa mga katanungan sa politika, negosyo at kalusugan. Pulsuhan natin yan. Pulsong Pinoy. Kasama ang kabahagi mo. Ben Paipon. Pulsong Pinoy. Pilipinas, magandang hapon. Philippines, good afternoon. Hi, Miss Universe, magandang hapon po. At welcome to the program, Pulsong Pinoy. Ako si Ben Paipon. Magkakasama po tayo from 3 o'clock today hanggang alas 4 ng hapon. Marami po tayong pag-uusapan ho, pero higit sa lahat, dalawa po ang nakahanda. Ito pong pagbagsak ng ranggo ng Pilipinas sa global competitiveness. Ano bang nangyari? Anyari, ho? Oh? Ang mababa, medyo mataas o ang pagbagsak po ng Pilipinas. Mukhang nadapaho tayo dito sa pandemya. Alamin na natin kung anong nangyari sa pamagitan ng isang economist, former undersecretary po ng Department of Education, si Ginoong Butch Valdez. At yung pangalawa po natin, may kaugnayan po sa face shield. Itong face shield po natin masyadong popular na po at controversial po yata ang pinagtatalunan ho. Kailangan pa ba tayo magsuot ng face shield? Sabi po ng kampo ng Malacanang, bakang hindi na po kailangan ang face shield sa labas. Kailangan na lamang po sa mga hospital. Pero other medical experts are saying, hindi po, kailangan mo natin sa mga mall, sa mga bangko, sa mga whatever. Yung mga closed-in, closed doors, o yung mga may aircon, ikang, oh. So, tignan mo natin, ano ba talaga ang kailangan? Where are we today in terms of virus ratings? Virus naman ang nire-rate natin ngayon. Hindi na po yung global competitiveness. Alright? So, mga kabahagi po namin, titignan mo natin ano po ba talaga ang batas na dito tungkol sa face shield, sapagkat may paglilinaw ang Department of Health na maaaring tanggalin na raw ang face shield sa mga outdoor places. Pero ayon naman po dito kay Undersecretary Leopoldo Vega ng DOH, ang face shield ay kinakailangan lamang sa mga indoor places, katulad ng mall o kapag may interaction ng face-to-face. What is it? Malalaman mo natin mamaya sa kabuuan ng ating programang Pulsong Pinoy. We invite our people from all walks of life
mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Magkakapulsuhan na po tayo, mga kabahagi po natin. Ito lamang po sa Radyo Pilipino, sa mapanig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Ricky Tisoy po ay nanonood na sa ating programa, Jane Cruz Full of Hearts. Talaga naman, Jane Cruz, good afternoon. Ricky Tisoy, Padre, hello po. Good day po, pre. Josephine Roquero is watching. Good afternoon, Sir Ben, and Miss Universe, and Pulsong Pinoy. Blessed Friday. God bless always, and God first. Ayan. All right. There are other issues that we would include in the discussion for today, mga kababayan. Unang-una na po dito, ano ba talaga ang nangyayari na dito sa kaso ng gobyerno natin sa pamamagitan ng ating Pangulo with the ICC, International Criminal Court. Yan. Marami pong mga nagsasabi at nakikipagdebate. Wala daw pong mangyayari. At hindi raw po nila mapipilit ang gobyerno natin na makiisa sa International Court of Justice sa kanilang investigation sa crimes against humanity dito po sa ating sariling bansa. Alam po ninyo, marami po tayong mga legal luminaries nagsasabing makapangyarihan itong ICC, o International Criminal Court, na kahit tayo po ay tumiwalag na sa Roman Statute, o tumiwalag po ang bansa natin at magsimulang investigahan itong crimes against humanity. Tumiwalag ang ating Pangulo. Pero sabi po ng ICC, hindi po pwedeng kahit tumiwalag ka kung may nangyari na. And itong war against humanity po, murder, pagpatay sa ating mga kababayan without due process, nangyari na po eh bago tumiwalag ang ating Pangulo sa Roman Statute. Okay? 2019 tayo tumiwalag sa Roma, sa ICC. 2016, nagsimulang maging presidente ang Pangulong Duterte at in 2019, dumami po ang mga biktima ng patayan because of the war on drugs. Yan po. Kanya maiimbestigan pa rin ho ang ating pamahalaan sa pamagitan ng ating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Agnit lamang po, mga kabahagi po namin, nagpapatuloy po ang ating Pulsong Pinoy pagkatapos po ng mga paalala. Ben by Boy. Sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Radyo Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Business tips. Ang apat na rason kung bakit ang isang nagnenegosyo ay kinakailangang magplano. Una, pinapakita ng isang plano ang kikitain ng iyong negosyo sa hinaharap. Pangalawa, pinapakita ng isang plano kung anong parte ng iyong negosyo ang pwedeng pagbutihin. Ikatlo, pinapakita ng isang plano sa mga pag-uutangan, banko, NGOs, organisasyong pampinansyal at mga individual kung gaano kaganda ang kita ng isang negosyo sa hinaharap. At ikaapat, pinapakita ng isang plano kung magkano ang kikitain at gagastusin ng iyong maliit na negosyo. Business Tips. Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito ay isang korupsyon. Ito ay isang pahirap. The COVID-19 para kanyang kat peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic. Kaya makaradlog ito nga sa ito. Kalimbawa, sukat yun ang virus na nakasunod na ito, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para, bundaga. Dapat itong destruso.
Nabugo sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin itong mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, may dakita face shield, nganhin, may face mask. Make sure na itaman yung prepare nga food, naka-guideline siyahan cleanliness, tapos pininfapalo naman itong social distancing. So kada kung driver ako, amo, nagtong kami mga barrier para ng motor, para proteksyon gihapon, dire la para kung pati nga tatakong pamilya. Mga tulong nga maiwasan iti COVID-19, iti pamamagitan iti pagsunod ko, iti health protocol kan hanak arumwa DJ Balaymi. Sa kagagayam ni Peter Amigable, salamat. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Nagbabalik si Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Yes, sir. Balik daw tayo sa ating Pulsong Pinoy, Radyo Pilipino, sa mapanig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Ako po si Ben Paipon. Ready na ba? Ang ating resource person today, economist po, former Undersecretary ng Department of Education. Ginoong Butch Valdez ang ating resource person, first resource person for today. Magandang hapon po, Sir Butch. Magandang hapon po and welcome to Pulsong Pinoy. Good afternoon, Ben Paipon po. Magandang hapon sa iyo, Ben, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyo. Oo, nakikinig po. The last time, I think about 2 weeks ago tayo nag-usap, medyo nabitin yung ating usapan. Oo nga po. Itutuloy ho natin ngayon, Sir Butch. Mm-hmm. Ano ba ito? Bakit bumagsak ang ranggo ng Pilipinas sa 7 points? Itong pwesto sa huling global competitiveness rank. Is this because of the pandemic or other matters? Well, nandyan na rin yan. Pero yung, syempre, because our industries are not working, we're hardly manufacturing anything now. So I suppose such rankings can also be affected. Pero sa akin po, hindi yun ang importante. Ano sa'yo, John? Ang importante po sa atin, yung survival ng ating ekonomiya. Dahil ito pong nakaraan na halos ilan, 6 quarters. Plus, gusto sabihin, 6 quarters, every quarter is 3 months. Sunod-sunod na pagbagsak every quarter since last year. Wala pong humpay na pagbagsak. At alam nyo po, pag bumagsak ang GDP mo in one quarter, ang tawag dyan recession. Recession, opo. Pero pag magkasunod na 2 quarter, ang tawag dyan depression. Mabigat na ho yan. So we are already on the 6 consecutive quarters. A great, great depression na po sa atin yan kung talagang maintindihan natin. At ang ating pong unemployment rate ako, is varying ako. Dahil napakalaki po ng ating unemployment rate. Siguro, maybe about 7 to 8 million Filipinos now are unemployed because they are mostly in Metro Manila and mostly daily wage earners. Apo. Walang trabaho. Yung mga nasa labas, siyempre nasa labas may trabaho at nagpapadala ng pera dito. Pero yung nanganan dito, yung po ang talagang naghihirap dahil nakalalay ang kanilang ang buhay dito sa mga kamag-anak nila na nagpapadala. Na sila mismo, gipit na sa mga OFWs natin.
pandemya po, hindi naman dito lang sa Pilipinas, buong mundo. Mundo. So everybody is having a hard time. And we're facing this situation. Ito po yung iba pang... Sir Butch, nabanggit po ninyo kasi na tuloy-tuloy itong depression. And because of the, yung pang talagang tuloy-tuloy, no? Depression after depression after depression. Right. Great depression na po tayo. Bakit hindi ko nahalata na nababahala ang ating gobyerno? hindi ko nararamdaman na ang ating pamahalan ay para magang hindi. Ay baliwala yan. Asa mabuting kalagayan na tayo. But we are now really under, kasi sunod-sunod na po itong depression. Economists say, and you just said, pagkasunod-sunod po ang depression, great depression na po yan. Malala na po yan. Siyempre, bilang gobyerno, siguro ayaw nila sabihin ng katotohanan, no? At ang nakakalungkot, itong mga henyo kuno na economic managers natin, henyo kuno, dahil ang tawag ko sa kanila, econoquacks, no? Ang pinaka solusyon nila sa sitwasyon natin ay bakuna, no? Kung ikaw ay isang economist talaga, makakahanap ka ng ibang paraan paano mong ang ayusin ang sitwasyon para merong tayong magandang pagkakataon o meron tayong maaasahan na umahon ulit, no? Mm-hmm. Pero wala po tayong naririnig na ganyan. Ang mga ekonomista natin yan, si Ben Jok, no, nasa Central Bank, Sunny Dominguez, nanya sa Finance, si Chua nandyan sa NEDA, no? Ayan sila, sino pa ba yung iba dyan, pati na yung mga under levels nila. Wala kang makirinig na recovery program from them. And there is. Ako po ay kasama sa KDP, Katipunan Demokratikong Pilipino. At mayroon po kaming madalas na sinasabi na solusyon dito, no? At kung paano natin may aahon ng ating ekonomiya. At matagal na natin minumungkahi ito at tinutulak sa ating Pangulo sa mga iba-ibang paraan dahil ayaw niya tayong pakinggan yata. Kung paano ayusin ito at ipaghihanda ang ating ekonomiya sa mas magandang kalagayan. Pag sinabi natin ekonomiya, hindi muna statistika, no? Sabihin natin GDP, ganyan. Madali na yun, no? Because that is only a result of what you're doing with the physical economy. Correct. Uh-huh. Kung meron kang ginagawang solusyon, gaganda yung mga statistika mo. Pero kung wala kang ginagawang solusyon at pinapaganda mo yung statistika mo, kasinungalingan na yan. Fake news na yan. At ito po ang sinasabi na yan. Unang-una dapat ang taong bayan. Kailangan maibsa ng kanilang kahirapan. At ngayon, sa nakaraan na 1 year, wala pong humpay ang kanilang dinadanas na kahirapan at gutom, no? Alam nyo, magugulat kayo, hindi lang binabalita, marami na pong nagpapakamatay sa atin dahil sa kahirapan. Hindi na nila mapakain ang kanilang mga pamilya. Mismo ng mga nasa kapulisan at sa militar ang nagsasabi sa amin na nakakatakot daw yung statistika ngayon, no? At natatakot sila baka pumutok. Alam nyo, pag gutom na gutom ang tao at wala nang magilap, pakain, baka magkaroon tayong serious peace and order problem. Magre-raid sila ng mga lugar na may akyat bahay at mga tindahan at ganyan. Yung pong kinakatakutan ngayon ng ating mga peace and order authorities. At, bakit nga po, Sir Butch, parang wala talagang kinalaman ang ating pamahalan? Wala man lang sagot. There is no response. There is not even vaccine available. Wala. Kasi unang-una, ang vaccine,
controversial yan. Hindi alam ng tao kung talagang magsusod ng pandemic o palalala pa rin ang pandemic. Kasi marami na rin reports ngayon at dito sa mga ibang indirect reports, marami na pong nagkakaroon ng adverse effects hanggang ang mga iba namamatay sa bakuna. No? At sabi ko, at yung mga binabakunahan, ang hindi naiintindihan nito yata ang mga atiga IATF, pati na ang ating Pangulo, yung mga binabakunahan, sila mismo ang carrier eh. Kasi ang binabakuna sa kanila, yung virus mismo. Live. The live virus. Yes. Eh sila ang carrier, no? Tapos pipilitin mo yung iba, di siyempre yung iba iiwas kasi nagkaroon na tayong masamang karanasan dito sa Dengbaksya. Na sangkot din itong si Duque. No? Kanya sabi niya, hindi tayo magkakaroon ng solusyon dito sa bakuna. Meron nga pong panita ko, Indonesia, Sir Boots, Indonesia, ito mga nabakunahan po ng Sinovac. Mukhang maraming mga namatay. Oo. Maraming namatay, maraming napinsala. Hindi lang po namamatay. Mga iba nagkakaroon po ng muscular dystrophy. Yung mga ba na si... Oo, ganyan po. No? Buhay sila, pero... mismo kong hindi ko... Ayoko ano eh, pero ang mismo kong kapatid, tinamaan siya ng... pagbagsak, kumuntik na siya mamatay pagkatapos ng pangalawang bakuna niya sa Sinovac. No? Hindi lang po Sinovac ang merong ganyang klaseng resulta, pati yung Pfizer, yung Moderna, yung AstraZeneca, ganyan po ang mga nangyayari. Kanya, at ito ay hindi papahayag sa atin ng Department of Health, siguradong-sigurado, pati na yung mainstream media. But I would like to hear, saan po ninyo nakuha po yung mga balita that so many of our kababayans are already utterly in a state of depression. The economy is under state of depression. Our people are stressed, are depressed, and they commit suicide already. Nagpapakamatay na po ang mga ito. Meron po ba kayong statistics dito? Wala akong statistics, balita lang. Pero ang nagbalita sa akin, matataas na rangkong pulis, saka matataas na rangkong militar. No? At sila, sa palagay ko, malalaman nila kung ano yung mga nangyayari sa mga communities, lalo na yung kapulisan. Pero wala po tayong statistics niya dahil hindi ipapahayag sa atin yan ng ating gobyerno. Hindi nila ilalabas yan. Mabuti pa nga ho yung mga biktima ng loan sharks. Meron tayong statistics na po dito pero yung mga namamatay sa gutom, hindi yan nagpapakamatay dahil sa gutom at wala na makain, wala na ayuda. Alam mo. Hindi natin nalalaman po pero talagang marami na po mga nahihirap ang mga kababayan natin. Ako, siguro may dalawa, tatlo akong kakilala, tawag ng tawag sa akin, humingi ng tulong. Dati meron siyang mga mahusay na trabaho, pero arawan ng kanyang ang kanyang sweldo. Nung nawala na, makaraan ng ilan na, ngayon, isang taon na, nagpapadala sa akin ng humingi ng tulong. Siyempre, hanap ako ng paraan para mapadalan siya. Pero ang salita niya, namamalipos na po kaming mga pamilya ko. Sila daw, buong pamilya, namamalimos. Tapos sabi niya, minsan, Kabuts, hindi ko na kaya yata. No? Hindi ko na yata kaya, gusto ko nang tapusin. Anong ibig sabihin ganyan salita? Siyempre, sasabihin ko, hindi, huwag kang kapit ka lang. No? Hanap tayo ng at magkakaroon din tayo ng paraan. Siyempre, pag nawalan ng pag-asa ang tao, yan ang antungan. Yan na yun. Apo. Pero balik tayo dito sa ekonomiya, Ben. Apo. Pero hindi. Alam mo kami sa KDP,
katipunan ng demokratikong Pilipino. Yan po ang partido namin. Maski na partido kaming National Party, ang tuturing namin sa aming sarili ay kakaiba dahil meron kaming mga paninindigan, meron kaming mga programa, meron kaming solusyon sa mga ating problema. At may mga prinsipyo. We are a party of principle and not of convenience. Mm-hmm. We are a party of ideas and not of personalities. In other words, hindi kami nagpaparaming miyembro para sa eleksyon. Nagpaparami kami ng mga kasama na nakakaintindi kung ano ang kakailanganin ng ating bansa. Ito ang unang-una namin ibinumungkahi noon pa, no, ay ang gusto namin gumawa ng paraan ng ating Pangulo na maibalik ang control at management ng public utilities sa gobyerno. Kung naiintindihan niyo po, ang ibig ko sabihin, sa kuryente, sa tubig, kasama na rin ang telecom, tayo po ngayon ang binabayad natin sa kuryente, halos pinakamahal na sa buong mundo. Doble pa po ang binabayad natin dito kaysa sa Amerika. Ang kinikita sa Amerika is 30 times more than us, pero yung gastos natin sa kuryente, doble pa sa kanila. Lahat po ng pamilya natin, pamilya, lahat ng pamilya, pati na rin yung mga ibang kabina natin may kaya, pagdating sa kuryente at sa tubig, umaangal. At ito, ang nakakapagtaka dito, alam na alam ng ating Pangulo at ng buong madla na ito ang pinakamabigat na pasan ng mga pamilya sa buong Pilipinas. Pinakamabigat ito. And yet, ni isang sentimo, hindi napabawasan ng ating Pangulo ito. Wala kaming tigil na ipinapaalala sa kanya, Mr. President, ayon sa ating saligang batas, Article 12, Section 17 and 18, magdeklara kayo ng state of emergency. At nakalagay dito sa saligang batas natin, pag-declare nyo ng state of emergency, yung mga public utilities, yung mga control ng public utilities, ay ibabalik sa gobyerno. Para maibaba ang halaga ng sinisingil sa ating mga mamamayan. Alam niya yan kasi alam mo, bumoto ako dyan, sumuporta ako kay Presidente, pero ngayon, siyempre, kailangan ilabas ko. Kung hindi malalaman ng mamamayan. Alam niya yan dahil abogado siya. Pero hindi ko alam bakit iniiwasan niya. May isang beses wala siyang ibinabang halaga ng singil sa kuryente, sa tubig. May isang beses hindi siya nagbigay ng pahayag na bilang emergency situation, wag na muna kayong magputol ng kuryente at ng tubig. May isang beses wala siyang sinabing magbigay kayo ng diskwento dito. Wala po. Pero alam niyo kung magkano ang kinikita nitong mga oligarko sa atin. Mga 10 korporasyon lang po yan, 10 pamilya. Kada taon, ang kinikita niyan, hindi bababa sa 1.5 trillion pesos. What? Na singil. Trillion? 1.5 trillion pesos. Hindi bababa. Sa very conservative estimate yan, Ben. Pwedeng ang palagay ko, baka mali yan, numero nga, 2 trillion ang kinikita ng mga yan. Sa kuryente pa lang yan. No? Ngayon, yung 1.5 trillion, singil na yan sa tao, sa mga customers, mga pamilya, tsaka din sa mga pangangalakal, yung businesses, kasi yung mga negosyante, malaking konsumo din yan sa tubig at sa kuryente. Pag sinagrama mo yan,
1.5 trillion pesos na pumupunta sa mga 10 korporasyon lang yan. Hindi nila magagawa ito kung hindi sila pinapayagan ng mga pamahalaan. Okay. In other words, may kakuntsaba sa gobyerno sila para ipagpatuloy ito. Coach, may I just cut you off there, no? Kasi yes. Nababanggit ko itong problema ho natin ngayon sa kuryente, no ba? And lumalala talaga ito na as days go by, lumalala, lumalaki po ang presyo ng kuryente, hindi na po abot kaya ng ating mga kababayan. And the solution our government sees para makontrol ito is to papasukin daw po itong mga foreign investments, foreign investors. Sila daw po ang mamamahala. Alam niya talaga ito, boss, hindi ko maintindihan ito. Sila na daw po ang mga mamahala sa mga public utilities po natin, public services po natin. I think we should go, tama po yung sinabi po, I think we should go back to the intent of the Constitution where the government should deliver the services to the people sa larangan po ng public services. Dapat po pamahalaan mismo ng ating gobyerno ito, hindi po ang pribadong sektor. But ngayon, hindi lamang po yung pribadong sektor ang namamahala. Isasama po dito mga foreigners, kasama na po dito ang China. What do you see in the future, Boots, before we wind up? You know, medyo okay. Those people who recommended that we open it up to foreigners, the public utilities, are traitors to the country. And if I were the one in a position and I hear this, I will charge them with treason. Now, there are two things about these foreign investors. One is that you open yourself up. Hindi ako takot sa China dahil ang China po hindi interesado dyan eh. No? Mm-hmm. Although meron sila dyan, pero as a government, they're not interested in that. Pangalawa po, yung foreigners papasok. Foreigners saan? Hindi natin alam kung anong foreigners yan. Sa Wall Street, sa Europe, ganyan-ganyan. The other thing that I suspect is also behind this is that these oligarchs of ours here are actually also set up outside the Philippines with foreign corporations. Grabe na yan. Then they will come in, kunwari, as foreigners. Para hindi mo mahahabol. Sila din. Do you see? Kaya nila yan eh. Yung mga Ayala, magdali magdayo ng korporasyon sa Hong Kong, sa Japan, sa Amerika. Yung mga yan, sila Pangilinan dyan sa Indonesia at lahat-lahat. They can do that. No? Pero para tayong linoloko, that's why I say they are traitors to the country. Ang unang-unang nagpahayag ng proposal na yan sa foreign invest, 100%, I see Joey Salceda. Traitor po yan, traitor sa bayan yan. No? And I can go public, I say, I think they're committing treason. Now, ito po, titingnan nyo lang para mabibilisan ko na lang para alam ko wala na tayong panahon. Apo. Pag nabawasan ang ating pong binabayad yan, ang estimate namin po dun sa isa't kalahating trillion, ang pagpapatakbo ng kuryente natin siguro 500 billion. Yung isang trillion ay kita nitong mga ito. No? Yung tanggalin mo yung isang trillion at ibalik mo sa taong bayan bilang diskwento. Like a 75% discount, no, on their bills. So kung nagbabayad ka, sabihin natin ng 4,000 a month, ang babayaran mo 1,000 na lang, no? So ano pong nangyari? Para ka na rin nabigyan ng 3,000 pesos a month. Correct. Para sa diskwento, ganyan na rin ang nangyari sa mga pangangalakal. What have you done? You have, in effect, boosted the economic
economic cycle with something like almost 2 trillion pesos, maybe 3 trillion pesos a year. This money is not borrowed money. No, hindi natin inutang, hindi natin kailangan bayaran, di ba? Pangalawa, hindi po yan inflationary. Kasi nasa labas na yan, hindi naman tayo nag-e-empreta. Inuwa lang natin yung kita ng mga oligarko, no? At ibalik sa tao. Boots, at pangatlo, last one, this is free of corruption. Yes. Dahil binibigay mo sa tao, agad-agad, hindi dumadaan sa mga barangay-barangay. Mm-hmm. Yan po. So, malalaman nyo na, na pag napaandar mo yung ekonomiyang ganito, all subsequent steps, no, can move towards recovery. Correct. Alright. Boots, yes. Thank you very much. Pasensya ka na. Naubusan ho tayo ng oras. Very importante itong pinag-uusapan natin. And I hope we can continue this some other day. By Monday or Tuesday, I'll get in touch with you, sir. Maraming salamat. Thank you very much, sir. Magandang hapon po. Okay. Mga kababayan, mga kabahagi natin, si economist Boots Valdez, former Undersecretary ng DepEd at kabahagi po ng Katipunan Demokratiko Pilipino, ADP. Thank you very much, Sir Boots. Maraming salamat at mabuhay ka. Magbabalik po ang Pulsong Pinoy pagkatapos po ng ilang paalala. Ben by Boy. Sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Radyo Pilipino. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad. Serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Bahagi ba ng pangkabuhayan mo ang agrikultura? Nais mo bang makakuha ng impormasyon, tulong at gabay ang iyong mga katanungan tungkol sa agrikultura? Sasagutin natin yan sa Asenso Agri-Negosyo. Mga impormasyong makabuluhan at makatutulong sa negosyong pang-agrikultura. Asenso Agri-Negosyo. Agri ka ba? Samahan na ang inyong kabahagi at hero sa agrikultura. Hero Rob Regado, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Asenso Agri-Negosyo. Dito lang sa Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagi ang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Nagbabalik si Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Alright, balik na tayo mga kabahagi po namin sa ating programang Pulsong Pinoy. Magandang hapon muli sa inyong lahat. Ako po si Ben Paipon. At sa ngayon, ready na po ang ating second resource person, Health Undersecretary ng Department of Health, of course, Dr. Leopoldo Vega. At pag-uusapan na natin kahalagahan ng face shield. Saan po ba natin talaga dapat gamitin ang face shield? Si Dr. Leopoldo Vega is now on the line. Doc, magandang hapon po. Si Ben Paipon po ng Pulsong Pinoy, Radyo Pilipino. Magandang hapon and welcome to Pulsong Pinoy. Magandang hapon, Ben. Magandang hapon sa lahat na kikinig ngayon sa Pulsong Pinoy. Magandang hapon sa lahat. Good afternoon, sir. And it has become suddenly very controversial at issue sa face shield. Can you tell us, what is this all about? Ano ba talaga? Aalisin na po ba natin ang face shield?
o meron lamang po dapat paggamitan ho ng face shield. Ano po ba ang kahalagan ng face shield sa ating mga Pilipino, Dr. Vega sir? Ben, alam mo, ang face shield recommendation by both IATF ano, at saka ng Department of Health, okay, ay sinasabi na ang directive talaga ay paggamit ng face shield sa mga indoor places, commercial spaces, no? Commercial indoor spaces, kagaya ng mga malls at saka yung mga lugar ng pampubliko, kagaya ng public transportation at saka public market at saka workspace, working spaces. Ito yung dahil sa mataas ang person-to-person interaction. So kaya hindi na nasusunod yung social distancing, kaya kailangan talaga magkaroon ng added layer of protection dahil alam natin na kung may face shield ka, mas mataas ang protection mo sa virus. However, meron naman mga exceptions to. Sinasabi nung sa ibang implementing guidelines na pag halimbawa nasa bahay ka or sa bubble, na family bubble mo, hindi ka naman pwedeng magamit ng face shield. O kaya pag nagtatrabaho ka na maka-affect sa iyong visibility na ang problem magiging issue ay yung safety mo, hindi naman. So ang paggamit ho nito ay very recommended by the Department of Health, sa IATF, ay sa mga areas talaga na mataas ang person-to-person interaction, sa mga malls, public places, hospitals, at saka mga public market, no? Itong mga lugar na to. So, Ben, Doc, itong face shield was introduced to reduce the transmissibility of the virus. Ganun po ba yun, Doc? Ginawan ko lang ng study ho to noon pa, last year, at nakita nila na pag face mask lang at saka social distancing, aabot sa mga 85 something or 8 na kung ano ako, mga 85 to 87% lang. Pero pag gagamitan mo ng face shield, tataas ang ano mo, layer of protection mo, aabot sa mga 89 to 91%, ano? So ito yung sinasabi nila pag lalo na sa mga lugar na hindi naman maganda ang ventilation at saka yung person-to-person contact is mas madaming person ang makokontakt mo, kailangan talaga ng face shield for another protection. Yun ang pinaka-objective para ma-lessen ang transmission ng virus sa mga areas na ganito. Okay. So Doc, what has been changed so far? We heard it from the president that hospital na lamang po magpa-face shield. But right now, kung susundin po namin yung mga line of thinking po ninyo, susundin pa rin po natin yung nakaraan. Kailangan mag-face shield ka pa rin sa mga bangko, mag-face shield ka sa malls, mag-face shield ka sa mga palengke, and so on and so forth. What is now the rule of the game? Doc, susundin po natin yung sinabi ng Pangulo na hospital na at saka sa, together with the Department of Health, ito yung recommendation po nila na sa Presidente, sa Office of the President, kung papayagan pa po yung paggamit ng face shield sa mga mandatory areas na yon. So, ito, as of now, ang ano talaga, ang IATF policy rule, lalo na paggamit ng face shield sa mga yun areas na sinasabi natin kanina. So, ito po ang concern ko po ngayon as an observer from the outside, no? Hindi naman tayo sa IATF or in the media. Nakikita ko po na from the records ng DOH, in the NCR lamang po, bumaba na po ang incidence of the virus in the National Capital Region plus at ina po yung apat na probinsya na kabahagi po nito. But some other areas, medyo meron pa that can be spread po ang COVID virus. So, sa akin po, with 6,300 plus new COVID virus in the whole country, is it necessary to change rules now? At ang kalino natin ang face shield, maging pati
bawas sa transmissibility of the virus. Dr. Vega, please enlighten us on this. Alam mo, ang pagkataas ngayon sa mga ibang provinces, ito yung mapapansin din namin, ano, lalo na sa Western Visayas, talagang nakakaroon ng mga new cases dyan sa Negros Oriental at sa Iloilo, saka kung bababa ka naman dito sa atin sa Luzon, ng Region 5, ganun din, tumataas ng konti ang Albay at sa Caligas at sa Bicol Region, lalo-lalo sa Naga at sa Legazpi area. Ganun din sa Mindanao, sa Northern Mindanao, sa Guerde Oro, Caraga, sa may Butuan, at sa Western Mindanao sa Sambuanga. Pero sa Sambuanga, bumababa na rin ng konti. Pero nagpapakita ngayon ng pagtaas ang South Cotabato, which is Region 12, at saka Region 11 ng Southern Mindanao. No? So, ang paggamit naman ng face shield talaga, part to sa compliance talaga sa ating minimum health standard, alam natin na kung mag-implement natin talaga to at hindi tayo kumpiyansa na walang virus na makakadating sa atin at saka nai-implement natin ang paggamit ng mga minimum health standard, talaga nakakatulong to sa pag-lessen ng transmission ng virus. Doc, alam po natin na face shield, face mask, talagang ito yung mga priority health protocols para makontrol po natin ang sirit ng virus na ito. But in health parlance, are there any other responses na kailangan pagpursigihin o pagpursigihan ng Department of Health para tuloy-tuloy na pong maalis na po itong pangambaho natin sa virus na ito? Hindi tayo makaluwag-luwag, Dr. Vega, sir. Tama, Ben. Ano mo, ang kailangan talaga, sinasabi namin parati sa local government na pangigihan or aggressive talaga ang testing at saka contact tracing at saka isolation at paghahanap ng mga pasyenteng talagang may sakit. Kailangan ma-isolate sa mga isolation facilities and quarantine. In fact, sa ganitong strategy, kung magawa po nila, ma-isolate yung mga positive cases at saka mga contact trace kagad in less than 48 hours, mababa talaga ang transmission ng virus kasi mahiwalay mo na kagad yung may mga sakit, yes, at yung may mga positive. Pero ang another component po nito, talagang ipapalakasin natin talaga, depende naman talaga ito sa supply, ay yung pagbabakuna. Kasi alam natin, kung mas maraming naman pagbabakunahan, mas maraming magkakaroon ng population na parang protection, makakaabot tayo ng herd immunity. Alright. Doc, meron pong balita from Indonesia about the Sinovac. Have you heard of that? Meron akong napapalitaan sa Delta variant. Ano? Kaya sinasabi natin parati, itong Delta variant dapat hindi makapasok talaga rito sa Pilipinas. At saka, alam naman natin na yung mga new variants na yun, talagang pwede ka pa rin magkakaroon ng makukuha mo pa rin yung ang virus, pero at least yung hospitalization mo at saka yung death ma-minimize o kaya ma-prevent. May mga reports na ganun, kaya nga sinasabi namin parati na ang border controls talaga natin dapat pagigian at hindi dapat makapasok yung Delta variant. So dito sa Pilipinas po, Doc, wala po tayong ganyan, ha? Wala pa? meron ng reported dumating yung MB atin, pero na-confine kagad, na-isolate, galing yun sa yung barko na galing sa India, na-confine kagad yung mga pasyente na yun, yung naging positive, at saka binigyan kagad ng kaukulang paggagamot. Wala naman, after that, na-discharge na yung iba. Yun nga lang, kailangan talaga mapantayan yung ating mga airport at seaport at saka ma-quarantine talaga yung mga galing sa labas para hindi makapagpasok yung variant na yan. Sana naman po, Doc, at mabigyan din po ng pansin ng Department of Health ang mga nabanggit na po ninyo kanina gaya po ng pagbabakuna. Sana po tayo gaano na po ba karami ang nabakunahan sa mga Pilipino hanggang sa mga sandaling ito as we talk.
Dr. Vega, sir? Ano po rin tayo, although tumatahas na yung napapakunahan natin, in fact, umaabot na tayo sa mga may time na tumaas na talaga ng mga 350 jobs per day, pero depende kasi sa supply, at least ngayon, at aabot na tayo sa 3% of the population, pero expect natin itong by June and July, dadami na yung ating bakuna galing sa AstraZeneca, Moderna, Sinovac, at ito ay makakapag-ramp up, no, at maibigay, ma-allocate agad sa mga high-risk areas dito sa Pilipinas para mabilis ang ating pagbakuna ng ating mamamayan. All right, Doc. Hihingin ko po sa inyo mensahe sa ating mga kababayan. Ano po? Kasi at least sa ngayon, medyo humuhupa ang virus dito sa National Capital Region. And there is a lot of hope, no? Panawagan ninyo na huwag magpakampante ho, Doc. Oo, dapat. Huwag tayo magkampante. Wala pa rin tayo. Hindi pa tayo nakalapas. Sabi nga nila, out of the woods, ano? So kailangan talaga tayo mag-ingat, mag-gamit talaga tayo ng ating minimum health standards kung pwede po. Kung meron na kayong chance, magpapakuna na kayo kasi alam natin na ito na yung pamamaraan na makontrol natin ang transmission ng virus. Huwag kayo matakot sa pagpapakuna. Alright. Dr. Vega, sir, thank you very much and good afternoon. Good afternoon, Ben. Good afternoon sa inyo lahat. Alright, mga kababayan at mga kabahagyo natin, si Dr. Leopoldo Vega, Undersecretary ng Department of Health sa Pulsong Pinoy, Radyo Pilipino, sa Nampanig ng Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Sandali lang ho, sandali lang. Ben by Boy. Sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Radyo Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo. Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks. With active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. The coronavirus disease is a new sickness that is highly contagious and should not be taken lightly. To combat the threat of COVID-19, it's always best to be prepared. So, here are a couple of reminders for everyone to keep in mind. Always wash your hands with soap and water. Make it a habit. Use alcohol and hand sanitizer. Keep them handy all the time. Cover your mouth with a handkerchief or tissue whenever you cough or sneeze. Dispose of the tissue properly after. Avoid close contact with a person who has fever or shows symptoms of the flu. Make sure that food is thoroughly cooked, especially meat and eggs. Avoid direct contact with live animals and surfaces in contact with animals without any protection. In any situation, always be prepared. Remember, you can help prevent the spread of the virus. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Brought to you by the PCOO, DOH, KBP, and this station. Nagbabalik si Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Yes, sir. Balik tayo po, mga kabahagi, sa ating Pulsong Pinoy. Magandang hapon muli sa inyong lahat. Sabi ni Jane Cruz, okay lang po, face shield sa indoor public places. Outdoor po, baka pwede huwag nang mag-face shield. Tama po. Ito yung sinasabi ni Dr. Vega kanina. Sa pasalabas, open air, kahit hindi na muna tayo mag-face shield. Okay? Pero sa mga loob, indoor places, malls, banks, yung mga ganun, dine-in, aircon, medyo workplaces po natin, mag-face shield pa rin po tayo. The fight against the virus is not over. Bumababa po ang virus count natin dito sa NCR. Hindi pa po lubos ang pagkagapi po natin sa virus na ito. Oh, nandyan po sila sa ibang mga lalawigan ho ngayon. At pagka umihip ng hangin at hindi po tayo nakahanda, baka madala ho dito muli sa Metro Manila. Oh, we will be caught. Not put it. Kanya, sabi nga po namin kanina ni Dr. Vega, we have to be aware of the chances na there could be another way. So, wag po tayo magpapakampante ho. Kung kahit sabihin pa nila mag-face,
hindi na tayo mag-face shield, hindi naman nakakasagabal, hindi mag-face shield tayo. This is our own protection. Bakit? Ba't ka ba hindi? No? Pero sa bagay, face shield po, nakaka-distract eh. But kung ang risk eh mabigat, kung hindi ka mag-face shield, hindi mag-risk ka na, eh sa wala naman, wala ka namang mga benefits na makukuha kung mag-face shield ka. So, mga kababayan, ito po ang kailangan na natin gawin, mag-ingat pa rin at sumunod po tayo sa mga protocols. And huwag po natin kalilimutan, ha? Mag-face mask. Hindi pa po tayo tapos sa ating problema. Ricky Tisoy, closed spaces lang dapat gamitin. Oh, tama po yun. Tama po yun. At wala namang pulis ang ICC. Pero tayo namang ito. Meron yan. Meron silang mga bulldog. Meron mga German Shepherd. May canine. ICC padre. Nakahuli na sila. Nakapagpakulong na sila ng mga government leaders of sovereign countries. Padre, meron ng sample yan. Okay? Si Paring Dikit. And Ferdinand Bong is watching. Sabi ni Ricky Tisoy, destruction of imported vehicles sa POC. Port of Manila, ginagawa ngayon. Alam po ba ninyo, mga kabayan, ang binawasak ng POC ay mga mamahaling mga sasakyan na ipinuslit dito po sa ating bansa. May mga Porsche, mga Ferrari, mga sports cars, so mga kabayan, na talagang napakamahal. Utos daw po ng Pangulo at walang magagawa ang BOC po. Utos daw po ng Pangulo. Eh bakit po yung mga bagay-bagay na walang na hindi na makaulit? No? Hindi na makaulit yan eh. Kasi bagay lang po yan. Bakit hindi po yung smuggler ho ang tukuyin at yan ibaon sa lupa ho? Hindi yung mamahaling sasakyan. Magagamit mo, ibenta mo yun, magagamit, pamigay mo sa ating mga kababayan na wala na makain. Ang dami ho natin mga kababayan na wala makain. Bakit po yung mga sasakyan ang sisirain? Bakit hindi po yung importer, yung smuggler ang tugisin po ng ating pamahalaan? I wonder po. I wonder really. Okay. Ferdinand Bong, watching. Good afternoon. Destruction of imported vehicles. Nalaman ko na po ito when I was in the Bureau of Customs. Nabanggit na po sa akin ito mga kababayan. And I was really, you know, hindi ako makasangayon ho, sapagkat hindi, mga bagay ho eh. Wala naman po magagawang mga yan eh. Bakit po sisirahin? Imbenta mo para mapakinabangan mo. Hulihin mo yung importer. Hulihin mo yung smuggler. Kasi mag-smuggle pa uli yan eh. Pero yung Ferrari, yung Porsche, hindi na makalakad mo yan eh. Wala nang driver. Sisirahin. Ay, Panginoon ko po, ano ba ito? Uy, Diyos ko po, Patas Balita is watching. Good afternoon, Patas. Leo Paghumasan, also watching. Good afternoon. Department stores are closing dahil walang customers. Ricky Tisoy, sa totoo naman mo, pero pinapayagan na po ang mga senior citizens. Pwede na kayo makapag-bowling-bowling. Pero payo po sa ating mga senior citizens, the fight is not over. Bago kayo magpakampante, ha? Okay. At totoo yan, nakakatakot, gutom na tao, need to survive, pre. Magnanakaw po ang kasunod yan. Okay? Nakakatakot. The mother of crimes is poverty. Okay? Bakit dumadami po ang krimen sa alimang bansa ko? Sapagkat hirap na ang mga kababayan. Tadinig ninyo ang sinabi ng ating first resource person kanina, oh, si Mr. Butch Valdez. Marami nang nagpapakamatay sa ating mga kababayan. Gutom na sila. Wala nang may pakain sa kanilang pamilya. They had to end their sufferings. Jesus Christ. Oh, grabe na po ito. Mel Rodelio Militante is watching. Jomay, good afternoon. Magandang hapon po, Sir Ben. Mel, buenas tardes, Señor Ben. Diyos bendice y martente a salvo siempre. Good afternoon, Sir Ben. God bless and stay safe always in Spanish. All right, hindi po inaasikaso ng mga
nasa poder ng kapangyarihan na i-privatize ang malalaking kumpanya dahil malalaki ang share of stocks ng mga iyan. Oh, ayan ako, this is a syndicated group, oh, mga kaibigan, running the country today. Bakit po napakataas ang presyo ng kuryente? Much, much higher than any country in almost the whole world, my friends. Bakit hindi masawatan ng Pangulo Duterte o ito? Bakit po yung mga Porsche at mga Ferrari na smuggled, pinasisira, pero hindi po pinahuhuli ang mga smuggler? Nice topic, press. Sabi ni Ricky Tosoy na sumasang-ayon kayata. Bakit ba hindi nila pinabalik sa gobyerno ang pamamahala, halimbawa ng Meralco? Dahil ilang nasa mataas nakatungkulan ang may share dyan. Yan po ang totoo. Okay? I know. Ping Rosal de Guzman. Hello po, Sir Ben. Ping Rosal de Guzman. Wow, with hearts. Okay, thank you. Well, talagang heart. Huh? Sir, kumusta po? Watching here in Pani, Pangasinan. Okay? Hello, aking mahal, si Maki Reyes de Guzman, ang nasa Taguig, Manila. Okay? Hello po kay Dr. Leopoldo Vega. Ganun din po, siguro mas maepektibo kung mas paiitingin pa ang disiplina ng mga Pilipino para mapababa ang naaapektuhan ng COVID. Tama ka dyan, Mayor. Jane Cruz, thumbs up. All right. I think this is about it for today, mga kababayan, and for this week. Isipin ko ninyo, limang araw na naman po nakalilipas, hindi natin namamalayan. Parang, kumain ka na ba? Grabe na ito, Pink Rosal. Okay, thank you very much. Sabi niya, palakpak po si Pink. All right, mga kababayan, wala na tayong oras sa lahat ng mga bumati sa atin at nakakain na po. Ha? Sana may makain pa sa susunod. Magkita-kita po tayo sa Lunes muli, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa ating Pulsong Pinoy. Sa ngayon, maraming salamat sa ating mga nasa technical team, si Francis Carl, Glenn Luterte, Ram Malonzo, at Engineer Dave Galapon. At ganoon din po sa ating talagang napakagaling na researcher, si Bri De La Cruz. Thank you very much to all of you. Nata Ben Paipon here. Saying thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good afternoon, everybody. Ben Paipon. Sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Inyong natunghayan ang Pulsong Pinoy. Kasama si Ben Paipon. Hanggang sa muli, mula sa Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, Kabahagi Mo, Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupa, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRM 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santo, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radio Pilipino Podcast Center Manila. Ito ang Kabahagi Mo, Radio Pilipino. Napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo. Radio Pilipino. Radio.